gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na bawat isa sa inyo mga kapatid, may matatanggap kayong special blessing from God. Yes. Do you believe that mga kapatid? Yes. Alam niyo mga kapatid, itong gawain na ito mga kapatid ay hindi po ito gawain ng taga Macau. Yes. Itong gawain na ito mga kapatid ay hindi po gawain ni Pastor. Yes. Ito po ay gawain nating Panginoon mga kapatid. Yes. And the Bible says, abounding in the works of the Lord. Amen? Amen. Anong sunod nun? Hindi nila alam. That your labor is not in vain in the Lord. So there is a special blessing and claim it, mga kapatid. Yes. Amen? Yes. Praise the Lord. Hallelujah. At alam ko na maybe sa iba sa inyo na disappoint, mga kapatid, kasi iba yung lecturer niyo ngayon, mga kapatid. But yung naka-assign kasi, mga kapatid, is wala. So, let's respect the word of God, mga kapatid. Wala akong ibang dadalhin, mga kapatid, kundi word of God. Purely word of God. Amen. Praise the Lord without further ado. Woo! Kinakabahan po ako, mga kapatid. Let's open our Bible in a familiar verse, mga kapatid. Sa book of 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Sino may Bible dito mga kapatid? Kinakabahan ako mga kapatid kasi ang mga dito may mga Bible student. Tapos ako mga kapatid, although tumatayo ako sa amin mga kapatid, pero pure Bisaya yung kahit anong sasabihin ko, dire-diretso talaga mga kapatid. Pero dito, ay, praise the Lord. Ang sabi dito mga kapatid, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. Everybody say, so run, that ye may obtain. Verse 25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. 26. I therefore so run not as uncertainty, so fight not as one that beateth in the air. And verse 27. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Cast away means disqualified. In other words, translation, mga kapatid. Last verse, mga kapatid, Hebrews 12, verse 1. Ang sabi doon, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Ang lahat masabing cloud of witnesses. Cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us. So let us run. Everybody say, let us run. Let us run. Praise the Lord. With patience in the race. Everybody say, race. Race. That is set before us. Amen. Verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him. Praise the Lord. I will bring to you the subject, mga kapatid, finishing the race, don't get distracted, and don't get disqualified. Amen. Praise the Lord. I will ask Sister Bing to pray for the word of God. Everybody say amen. Amen. At shake yung hands ng katabi mo. Sabihin mo,
finishing the race, don't get distracted, don't get disqualified. At pwede na kayo makaupo, mga kapatid. Mahaba daw, mga kapatid. Finishing the race, don't get distracted, and don't get disqualified. Race means, mga kapatid, sa Tagalog is karira. Tama po ba? Sa Bisaya is lumba. Tama po ba, mga Bisaya? Praise the Lord. Race. Distracted means, in other words, unable to concentrate. Tama ba? In other words, preoccupied, diverted, inattentive. Yan po ang meaning ng distracted. I give you an example, mga kapatid, para daw maintindihan sa mga hindi pa nakaintindi masyado. For example, nag-drive ka ng motorsiklo, mga kapatid. True to life story. When I was 13 years old, nag-drive ng motorsiklo, mga kapatid. Biglang yung palda ko, gumanon ba, mga kapatid? So, ginanon ko yung palda ko, mga kapatid. At gumanon ako, syempre tinignan ko. Pag ganun ko, mga kapatid, nasa kanal na kami. Bakit? Na-distract po, mga kapatid. That's the word, distracted. And another example, mga kapatid, distracted, mga kapatid. For example, magmamarket kayo. Pumunta kayo sa fish area, yung mga bilihan ng isda. Base. Bisaya, mga kapatid. Pero lumikok kayo, pumunta kayo sa mga sapman-sapman. So, you are distracted. Tama. Naintindihan nyo ba, mga kapatid? Praise the Lord! Now, let's go to disqualified, mga kapatid. Other words of disqualified means ineligible. Banned, eliminated, incapacity, unfit, unsuitable. Now, I give you an example, mga kapatid. Disqualified. For example, may isang kalaro. Or, let's say, mga kapatid, isang tinatawag nitong yung raffle draw, mga kapatid. Bumili ka ng ticket, mga kapatid. At so lucky, ikaw yung nakakuha, mga kapatid. So binigyan ka ng, si Sister Lisa ang nakakuha ng high prize. Grand prize! Grand prize! Pagdating mo, Sister Lisa, doon, kasi ikaw ang nanalo. Pagdating mo doon, di mo dala yung ticket. So you are disqualified. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Another word, another example, mga kapatid, na parang yung very fresh, mga kapatid, you are YouTuber. You are a Facebook content creator, mga kapatid. Naggawa ka ng video, mga kapatid, ini-editan mo yan, nilagyan mo ng mga sound effects. Pag-upload mo, mga kapatid, ineligible to be monetized. Bakit? Kinakopya mo yung background song, mga kapatid, na infringement, ang tawag doon? Yes, na-copyright ka, mga kapatid. Sayang yung time mo na nag-edit ka. Sayang yung effort, mga kapatid, na ginawa mo sa video na yun. Tapos pag-upload mo, disqualified. That's the word, disqualified. Naintindihan nyo, mga kapatid? Okay, let's continue. Praise the Lord. Ang Tagalog ng disqualified is disqualification. Tama ba? Hindi ko alam yung disqualified. Tama? Yung hindi kakarapat dapat. Diba? Okay. Praise the Lord. The Bible tells us, mga kapatid, that our life is like a race. And take note, mga kapatid, hindi lahat nakatapos. Bakit? Di get distracted and di get disqualified. Amen? Amen. Praise the Lord. Yan po ang lesson natin, mga kapatid. How to remove all the distraction. Are you ready, mga kapatid? Amen. But before that, mga kapatid, ano ba ang meron sa isang race? Sino sa inyo nakakita na isang marathon, athletic meet? Amen. Hindi lahat ng amen. Itaas mo yung kamay, amen, mga kapatid. Amen. Lord. Okay, baba nyo na, hindi lahat. Praise the Lord. Kahit TV, hindi nyo nakita. Praise the Lord. Gusto ko lang kunin yung mga important things, mga kapatid. Pagpasok mo sa isang, for example, grandstand, or sa isang oval. Tama po ba, Brother Glenn? So pagpasok mo, mga kapatid, makikita mo yung mga hagdan-hagdan na mga upuan na may mga taong nakaupo. Tama ba? Bench.
is the crowd, the spectator. Tignan mga kapatid, that is a crowd. Amen. Ang gusto kong malaman ninyo mga kapatid, na ikaw na crowd, hindi ka basta-basta makapasok sa isang restaurant. There is a fence. Meron yung koral, Sister Lisa. Amen po ba? Tama po ba ako? Yes. Okay, another thing mga kapatid, pagpasok po doon, may makikita kang linya sa isang oval, sa isang grandstand. Tama ba? Nakapitan nyo ba mga kapatid? Yes. So kung hindi isabihin ko sa inyo, may mga linya yan mga kapatid. Right. Amen? Yeah. Ano ba ang meron sa isang race? Of course, mayroong mga runners. Makilala mo ang mga runners na yan, mga kapatid, kasi nakasuot yan sila ng para pang athletic yung wear nila, mga kapatid. Tama ba? Amen. Aside sa runner, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, meron yung mga taong kasama sa hindi pa mag-start. Amen. Meron yung coach. Yes, tama. Meron yung chaperones. Ang coach yan, ang trainer. Right? Amen. So, tandaan nyo mga kapatid, every runner meron niyang mga coach, meron niyang coach at mga chaperones. Bakit alam mo, Sister Ryan? I'm an athlete. Wow! Praise the Lord! Tama, totoo po yun mga kapatid. Tanungin mo, Brother Chris, totoo po yan. Ano pa ang meron sa isang race, mga kapatid? Of course, there is a starting line and there is a finishing line. Tama po ba? Amen! Ano pa mga kapatid? Wala pa ko nakalimutan? The last but not the least mga kapatid, there is a reward. Amen. There is a prize. Yan ang pinaka-goal mga kapatid sa bawat runner mga kapatid na makakuha sila ng isang prize. Hallelujah! At sinabi ko mga kapatid, in every race there is a runner. And I want you to know, mga kapatid, that runner is you and me, mga kapatid. Yeah. Ang sinasabi ng Bible, we are runner in this world. Hallelujah! And our life is like a race. Amen! Hallelujah! And we are running in this world, mga kapatid, for one goal. Yeah. And what is that? To be there in the finishing line. Yeah. Amen! That's why this afternoon, mga kapatid, I want, mga kapatid, na ma-focus ang ating pagtakbo. Amen. Amen. Finishing the race, don't get distracted, and don't get disqualified. We are runners. Ang sabi ng Bible, so run. For what? For the crown. The incorruptible crown. That's our goal. That's our purpose, mga kapatid, na makapasok tayo sa finishing line. Amen. Hallelujah! Remove all distractions. Amen. Strip off anything that slows you down. Right. Strip off means remove or iwaksi. Tanggalin. Tama ba? Ang mga bagay na nakapagpahina sa ating pagtakbo o ating paglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. Ano po yun mga kapatid? Hallelujah! Making money, working day and night. In other words, mga kapatid, sobrang busy natin, mga kapatid. Hindi natin namalayan, mga kapatid, na humihina na pala yung pagtakbo natin. Or humihina na yung pag-serve natin sa Panginoon, mga kapatid. Kaya i-balance natin ating mga buhay, mga kapatid, na hindi tayo mani-distract. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Busy, making money, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, having fun. Sa ayaw at sa gusto nyo, mga kapatid, nowadays, ang dami pong mga bagay na nag-i-enjoy na po tayo, mga right. Hallelujah. Tama po ba, mga kapatid? Amen. At gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, gaano man yan, makadistract, mga kapatid, it's ipokus pa rin natin ang ating paglilingkod. Let us run the race with patience. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kahit gaano man tayo ka-enjoy, mga kapatid, huwag na huwag natin kalimutan, we are in this race, mga kapatid! Hallelujah! Pangatlo, envy. Ang sabi ng, ang binasa ko, mga kapatid, envy. Yung highest form ng envy, mga kapatid, it will lead you to destruction.
Ang envy pag makapasok sa church, mga kapatid, nasisira ang church. Hallelujah. Envy, jealousy, mga kapatid. Atin po yung iwasan, mga kapatid. Ang sabi pa nga ng pinasa ko, the moment na mag-talk behind other people, ang mga din sa Tagalog, mga kapatid, na nagsisiraan ka. There's something hidden message in your heart. Hallelujah. Kaya iwasan natin, mga kapatid, para hindi po tayo ma-unfocus sa ating pagtakbo, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Do you remember, mga kapatid, sa isang story of Pagong and Rabbit? It's a very old story, mga kapatid. But ano ba ang reason bakit si Rabbit hindi nanalo, si Pagong ang nanalo? Distract, kumpiyansa. Diba? Minaliit niya si Pagong sa sobrang hina niyang paglakad, mga kapatid. Natulog siya sa ilalim ng puno. But gusto kong malaman ko ano ang pinaka main reason, mga kapatid, bakit nakatulog si Pagong? No. I want you to know, mga kapatid, ang pinakarason bakit nakatulog si Pagong, dahil tinitingnan niya ang sino? Sorry. Si Rabbit. Nakatulog si Rabbit dahil nakatingin siya sa kalaban niya. That's the main reason bakit siya nakatulog. Tinitingnan niya ang kalaban niya, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, gusto kong malaman ninyo, mga kapatid, huwag kang tumingon sa kahit kanino man, mga kapatid. Focus! Amen! Let's focus na sabi ng binasa natin, the author and the finisher of our faith. Hallelujah! Ang sabi ng Hebrews 1, mga kapatid, let us lay aside the things, mga kapatid, na nakapagpabigat sa ating pagtakbo. Amen? Kung ano man yung mga bagay na nakapagpabigat, mga kapatid, iwaksin natin, tanggalin natin, mga kapatid. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Another thing, heart to forgive people who hurt you. Amen. Isa pala yung distraction, mga kapatid. May mga, yes, may mga tao, mga kapatid, na yung inano natin, yung nasaktan na tayo. But we need to forgive. Amen? Hard to ask forgiveness, forgive over your failures. Hallelujah. Napakahirap palang magpatawad, mga kapatid. Hallelujah. Pero iba ako, mga kapatid, madali akong magpatawad. Praise the Lord. Pwede kong ibalik sa normal, mga kapatid, kahit sinasaktan ako. Pero the moment, mga kapatid, na nasaktan ako uli, iwan ko lang, bumabalik lahat. Di ko alam kung ako lang bang nagsasuffer nito. Iwan ko, sinasabi ko po sa inyo ang totoo, mga kapatid. Hallelujah. Kasi bumabalik talaga yung lahat, mga kapatid. Kahit sabihin ng Bible, forgetting those things which are behind. Pina-forget ko naman. Pero bakit bumabalik siya, mga kapatid, pag na-hurt ako ulit, mga kapatid. Hallelujah. The last thing, mga kapatid, lead aside the things that hold us back. Praise God. I say it again, mga kapatid. Lead aside the things that hold us back. Hallelujah. Amen. Iwanan natin ang mga bagay, hallelujah, na maka-hold, mga kapatid, na lingunin pa natin ang ating nakaraan. Amen. Stop releasing the past. Stop rehearsing the past and start releasing it. Amen. Amen. And get on your life now. Amen. Mga kapatid, kahit kahapon lang yun, nakalipas na yun. Kahit kanina, mga kapatid, nakalipas na yun. Kaya let's forget, mga kapatid. Let's don't rehearse it again, mga kapatid. Amen ba? Para makafocus tayo at hindi tayo madidistract sa ating pagtakbo, mga kapatid, sa sanlibutan ito. Amen ba? Amen. Praise the Lord. As gusto ko i-share sa inyo, mga kapatid, ang story ni Hernan Cortes. Siguro narinig niyo ito, mga kapatid. Maraming preacher ang gumagamit nito, mga kapatid. Si Hernan Cortes, mga kapatid, as Spanish man, mga kapatid. Isa siyang leader ng isang expedition. Ang goal nila, mga kapatid, is pumupunta sila sa isang isla para sakupin nila, mga kapatid. Makipag-away sila para sakupin nila, mga kapatid. Na bakit ko ito ginagamit, mga kapatid? Makakuha tayo ng isang lesson ito, mga kapatid.
Si Hernan Cortes, mga kapatid, kasama yung mga tauhan niya, mga kapatid. I-share ko lang. Madali lang ako, mga kapatid. Milagro na kumakaabot ako ng 20 minutes, mga kapatid. Hallelujah. Now, si Hernan Cortes, mga kapatid, habang naglalakbay sila sa karagatan, mga kapatid, papunta sa isang isla. It's a true to life story. You can search it in Google, mga kapatid. Imagine, noong unang panahon, walang pangbot. Ang ginawa nila ganun lang, ah, ang tawag doon, bugsay. Sagwan, yes. Sagwan, mga kapatid. Days and night, mga kapatid. Weeks, months, bago sila makarating sa isang isla. Pero, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, pagdating na pagdating nila sa isang isla, imagine mo, how many months, how many days, doon lang sila sa dagat, mga kapatid. Pagdating nila sa isla, mga kapatid, ano ang sabi ni Hernan Cortes? Burn the ship! That's his command. Burn the ship! Bakit sunugin, mga kapatid? Ano bang rason, mga kapatid? Sunugin yung mga ship, yun sinasakyan nila. Para makafocus nila, mga kapatid, sa kanilang kingdom. Na hindi nila iisipin na pwede pa silang lumalik. Amen? That's the main reason, mga kapatid, na i-encourage ko sa inyo para makapokus tayo, mga kapatid. Let's burn the past! Yeah. Amen! Hallelujah! Ang sabi niya, liyasan ang face and hold us back, mga kapatid. Marami tayong nakaraan, mga kapatid. Ako, ikaw, marami tayong mga background, mga kapatid. Hallelujah! Wala pong sinabi sa Bible, mga kapatid, na righteous. No, not one. Kaya may mga kanya-kanya tayong background sa buhay, mga kapatid. But the good thing, mga kapatid, you are here, mga kapatid, to praise Him. Bakit? Kinalimutan mo ng nakaraan at binago ka na ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Let's burn the past, mga kapatid. Yung mga bagay na nakakunik pa sa past natin para makafocus tayo sa ating direksyon na makapunta sa finishing line. Amen! Don't get distracted. The moment na madidistract ka, mga kapatid, sa iyong gustong puntahan, hindi ka makapunta. Kasi nadidistract ka na, mga kapatid. Hallelujah. Sinabi ko sa kanina, mga kapatid, yung mga tao, pagpasok mo sa isang athletic na event, mga kapatid, makikita mo, mga kapatid, yung mga tao, that's the crowd. That's it, represent the world, mga kapatid. Kaya habang tumatakbo tayo, mga kapatid, huwag mong tingnan yung world! Huwag mong tingnan yung crowd! Amen! Hallelujah! Para makapokus tayo sa ating pagtakbo, mga kapatid! Hallelujah! Praise the Lord! Sinabi ko kanina, mga kapatid, sabi ko, take note! Pagpasok na dun sa isang race, mga kapatid, meron kong linya. Right. Sister Elvi, kung ikaw ay runner number one, you just stay in the line number one. That's the rules of a runner, especially kung you are in a 200 meter dash, 100 meter dash, mga kapatid. Mag-stay ka sa line number one. Bakit? Kasi pagdating sa finishing line, hindi po Elvi ang tinitingnan. Kundi, oh, yung number two, yan ang nauna. That line, mga kapatid, it represents the Word of God. Amen. Amen. Ang linya po, mga kapatid, na ating sinusunod, hindi't hindi ka liliko, mga kapatid. Right. If you are focusing, mga kapatid, hallelujah, in this line, mga kapatid, hindi't hindi ka mawawala. Right. Amen. Amen. Kasi the moment, mga kapatid, na tumatakbo ka si LB, at pupunta ka sa linya number 3, you are disqualified. Yeah. Hallelujah. The next lesson is don't be disqualified. Praise the Lord. Hallelujah. Ang isang runner po, mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo na meron po yung coach. Hindi po pwedeng basta-basta ka na lang sumali sa isang race na hindi ka po dumaan, mga kapatid, sa isang training. Meron kang coach na nagtitrain sa iyo, mga kapatid. Paano ka lumakas yung takbo mo, mga kapatid? Kami noon, mga kapatid, hallelujah, gusto ko lang i-share, hindi naman ito, ano, tatlong meet na sana makapunta ng Palarong Pabansa. Oh. Hindi, mga kapatid, nasa conditional meet kami taga Bohol, mga kapatid, mapasa namin, panalo kami ng conditional meet, sunod provincial meet, sunod
Sibiraa, which is Cebu, like that, and then last is Balarong Pambansa. So, na doon lang po ako doon sa congressional meet, mga kapatid. Now, sa sinasabi ko, mga kapatid, hindi ka pwedeng sasabak sa isang race kung hindi ka dumaan ng maraming trainings. Kami noon, mga kapatid, alas 4, okay, gising, gising, takbo! Tumatakbo ka, minsan nilalagyan nila ng yung gulong na may maraming buhangin, mga kapatid, tumatakbo ka, ang bigat, mga kapatid, para lang matrain ka na tumatakbo ka ng matulin. Tayo, mga Christian, mga kapatid, meron tayong trainer. Ang Panginoon, mga kapatid. The moment, mga kapatid, na lumiko ka na, sabi niya, oy, lumiko na itong anak ko, kailangan itong bibigyan ka ng mga test para makapasa ka. Amen ba? Amen. Hallelujah. Na kumusta po ang ating pagtakbo, mga kapatid? Bawat isa sa atin ang sabi, we are in a race of life. But how about ngayon, mga kapatid? Kumusta ang pagtakbo? Hinihingal ka na ba, mga kapatid? Napapagod ka na ba, mga kapatid? Nabibigatan ka na ba, mga kapatid? But I want you to tell you, mga kapatid, sa binasa natin, lay aside the weight na napapagpabigat. At para makapokus po tayo sa ating destination, mga kapatid. Hallelujah. Yan po ang pinaka main goal as a runner, mga kapatid, na makapunta tayo sa finishing line. At makita natin, mga kapatid, hallelujah, face to face ang ating Panginoon at sabihin sa iyo, thou good and faithful servant. Hallelujah. Hallelujah. Finishing the race. Don't get distracted, church. Don't get disqualified. Hallelujah. Sayang. Yung mga trainings natin. Sayang yung kaalaman na meron tayo. Pagdating sa finishing line, mga kapatid, mani-disqualified lang pala tayo. Kaya sa hapong ito, mga kapatid, let's focus ang ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Someday, hallelujah, makikita natin ang ating Panginoon face to face. Hallelujah, hallelujah. Let's continue our goal, mga kapatid. Kung ito ay isang starting line, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, we are near in the finishing line. Hallelujah. Hallelujah. Malapit na, kaya huwag kang lumingon. Hallelujah. Malapit na, mga kapatid. Huwag kong sayangin, mga kapatid, na hihinto ka at hindi ka magpatuloy. Amen. Gaano man yung kabigat. Gaano man kahirap. Hallelujah. Let's continue to move forward. Amen. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Let us remember, we are in this race. Why? We are after the reward. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng Bisaya, ang hindi madunot na corona. Uncorruptible crown, mga kapatid. We should not keep up because God will not keep up for you and me. Amen. Hallelujah. Ang sabi niyang Philippians 1:6, mga kapatid, being confident of this very thing, that He which began the good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. God wants you to complete the race, mga kapatid. Iwasan nating madidisqualified po tayo pagdating ng panahon, mga kapatid. Hallelujah. It's a true story, mga kapatid. It's a true story. Patapos na ako, mga kapatid. Hallelujah. May isang runner sa isang Olympic, mga kapatid. Makikita niyo ito sa Google. Ginamit ito ni Sister Cynthia Solidaga, mga kapatid. Yung example niya ito. Habang pinadala po siya, mga kapatid, sa kanilang country para tumakbo sa isang Olympic, mga kapatid. Pag start ng takbo nila, pag gano'n ang gun, bang! Tumakbo sila, mga kapatid. Ikot. Last round na sana, mga kapatid. Bigla siyang natumba. Pero, remember, mga kapatid, take note, kahit natumba na siya, mga kapatid, bumangon pa rin siya, mga kapatid. Nakita na niya yung mga kalaban niya na sa finishing line na, mga kapatid. May nanalo na. Pero anong ginawa niya? Kahit kiong-kiong siya, tinapos niya. Yeah.
No, I'm not making story. This is a true to life story, mga kapatid. Kahit kiong-kiong na siya, mga kapatid, nagpatuloy siya. At alam niyo, ito po ang nakakot ng attention ng mga tao at mga media. Hinihintay. Tapos na ang laro, mga kapatid. Hinihintay na lang nila na matapos yung nagkikong-kikong, mga kapatid. Pagdating niya sa finishing line, mga kapatid, ang sabi ng taga-media, siyempre nasa kanya na ang spotlight, mga kapatid. Pagdating doon, bakit hindi ka nag-stop? Ini-interview siya. Tapos na ang laro, bakit ka nagpatuloy? At you know what? Anong sagot niya, mga kapatid? Ang sabi niya, pinadala ako sa country namin para tapusin ang laro. Church! Our purpose and our goal is to finish the race. It doesn't matter how hard it is. Kahit gaano kabigat ang daladala natin, mga kapatid. Kahit gaano man yan kahirap. Our purpose is to be there in the finishing line. Yeah. Hallelujah! God wants you to complete the race, mga kapatid. Hallelujah! He didn't care what is your background, mga kapatid. Kahit anong background mo, mga kapatid, patuloy tayo, hindi tinitingnan ang Panginoon. He looks beyond our faults. Amen! Hallelujah! And God has a plan and a purpose for you and me, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. I want you to stand up, mga kapatid. Hallelujah. Magtatapos na po ako, mga kapatid. Gusto ko lang sabihin sa inyo, never, 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 never quit, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ng coach, isang coach, mga kapatid, winners never quit. And quitters never win, mga kapatid. We can finish the race, mga kapatid, with God's help, mga kapatid. Hallelujah! Ang sabi ng 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Hallelujah! Finishing the race. Don't get distracted, church. Kung gusto mo makatapos sa finishing line, kung gusto mo makapunta, makuha yung reward, mga kapatid, na inaasam-asam natin, mga kapatid. Continue and don't get distracted. Hallelujah! Hallelujah! Ibigay ko po, mga kapatid, kay Sister LV ang panahon. I hope na i-encourage kayo kahit kunti, mga kapatid. Hallelujah! Come on, church! Hallelujah! Let's worship the living God! Let's worship the living God! When the roll is called out.
up yonder, I'll be there. That's what he says, mga kapatid. Gusto natin makapasok doon. Hallelujah. Sa inihanda ng ating Panginoon. Don't get distracted. Amen. Be qualified, mga kapatid. Don't quit. Hallelujah. Hallelujah. Malapit na, mga kapatid. Hallelujah. It won't be long, mga kapatid. We will be living here. Hallelujah. We just only strangers here. Hallelujah. Praise God. Tayo ay nagpapasalamat, mga kapatid, sa mga salita ng Diyos na ating pong napapakinggan. Nagpapalakas sa ating pong pananampalataya, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Bakit hindi natin purihin muli ang ating Panginoon? Hallelujah.